You are now watching Showbiz Love, your daily showbiz update. Trabaho lang walang personalan. Ang ABS-CBN mismo ang nag-update nito. Ibinalandra nila ang galit nitong si Cedric Lee matapos magpasalamat dahil sa naging resulta ng pagkakakulong ng actor, host and dancer na si Vhong Navarro. Matatandaan na nung Lunes, September 19, ay nagpunta mismo sa himpilan ng NBI itong si Vhong Navarro matapos mabalitaan na lumabas na ang warrant of arrest para sa kanya sa kasong acts of lasciviousness na ikinaso sa kanya ni Denise Cornejo. Inaasahang pansamantalang kalayaan ay tila naging bitag lang sa kanyang pagpunta sa NBI. Ito'y matapos ngang mag-bail ng 36,000. Ang the same day, o yung araw mismo ng Lunes na yon, September 19, ay dumating ang isa pang warrant of arrest ng hapon kung saan ang kaso naman ni Vhong Navarro ay rape. Ang rape po ay non-bailable. Hindi makakapag-bail itong si Vhong Navarro. Kaya naman ang September 19 ay mismong araw din nang nakulong ang nasabing aktor. At sa kauna-unahan muling pagkakataon, nagsalita na nga muli itong si Cedric Lee sa naging pagkakaaresto at pagkakakulong nitong si Vhong Navarro. Ayon sa kanya, wala na nga raw kawala ang aktor dahil itinuturo nga noon kung bakit naging mabilis ang desisyon para sa kanila at sila ay makulong ay dahil na rin ang pagtulong ni Senator Leila De Lima na dating Department of Justice Secretary. Itinuturo din ang dating Pangulo na si former President Noynoy Aquino na kung saan personal assistant daw nito ay uncle ni Vhong Navarro. At syempre, ang pagdidikdik di umano ng ABS-CBN na pagkampe sa side ni Vhong Navarro at ang pagtulig sa side nila ay sarado na. Yan ang mga naging pakayag ni Cedric Lee na ayon sa kanya, ang panahon nila ay talaga namang dumating na. Nagpasalamat din si Cedric Lee kay Denise Cornejo. Narito ang buong update. Mula sa ABS-CBN News, Cedric Lee on Vhong Navarro's incarceration. He has to face all the charges against him, just like we did. I feel slightly vindicated because finally, we will have our day in court after almost 9 years. Narito ang buong pagpapahayag ni Cedric Lee. Ayon sa kanya, this serial rapist will finally be made to answer for all the women he raped. He can't hide anymore behind the Lima who's now in jail, or Calvento who's now dead, or ABS who lost its franchise. His modus operandi of being a serial rapist will now be exposed. Mula din sa ABS-CBN News, Cedric Lee also explained that Denise Cornejo gave him authorization to receive the arrest warrant because she is out of town and can get it herself. Nabaligtad nga ba talaga ang mundo para kay Vhong Navarro? May mga kasalanan nga ba siyang dapat na pagbayaran? Well, yan sa korte at hukom mismo ang makakakita ng mga ebidensya na yan. Kung walang kasalanan si Vhong, siguradong siya'y lalaya. Sigurado naman na ang justice dito sa Pilipinas ay magbibigay ng patas na pagrabisa ng kaso sa magkabilang panig. Iyan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.